Annyeong! Welcome back to my YouTube channel. Ako po ulit si Kristen Dera ng San Mateo, Rizal. Ang topic natin ngayong araw is paano nga ba mag-apply ng ice cream? Ayan. Sa mga gustong magdagdag ng ice cream sa kanilang sari-sari store, para sa inyo ang topic na to. Watch out! Brief description muna tayo. Yung ice cream is na-establish siya sa Singapore. Ayan, Singapore yung brand niya, pero yung first market nila is Indonesia. Akala ko dati yung ice cream is dito na establish sa Pilipinas. Yun pala, Singapore brand yung ice cream. Ayan, tapos nag-start lang siya noong 2014, ayan, ni-research ko pa yan. 2014 lang pala siya nag-start sa Singapore, tapos yung una nilang market is Indonesia. As you all know, malapit yung Indonesia sa atin, di ba? Ayan, yung first market nila, tapos napunta lang sila dito sa Philippines, 2018. Bale, 2 years pa lang yung ice cream dito sa Pilipinas. 2 years pa lang siya sa market natin, yung ice cream. Ayan, kasi 2018 lang sila dito nag-start mag-market sa atin. Ayan, yung ano nila, yung office nila dito sa, yung main office ng ice cream dito sa Pilipinas is sa Pasig. Ayan, sa Pasig siya. Ipapakita ko sa inyo ang address sa website nila na kinuha ko. Kung sino yung malapit sa Pasig at gustong mag-inquire kung paano magkaroon ng ice cream is, ayun, ipapakita ko yung address dito. Ilalagay ko dito yung address nila. Tsaka, meron silang website, ice.com.ph. Ayan, sa mga may internet, isearch nyo po yung ice.com.ph. Yun po yung website nila na ilalagay ko din dito sa description. Ayan. Tapos, ano pa ba? Kung gusto nyo mag-inquire, ayan, sa mga gusto po malaman kung may ice cream sa inyong lugar, meron silang email na pwede nyong kontakin. Merong inquire@ice.com.ph. Ayan, ilalagay ko din po dito yung email nila kung saan kayo pwedeng mag-inquire kung meron sa area nyo ng ice cream. Ayan. Nagsimula kami last year pa to, yung aming ice cream. As you all know, masikat yung Selecta na brand ng ice cream. Hindi pa gaanong kilala yung ice cream, pero ngayon unti-unti na siyang sumisikat yung ice cream, kasi bukod nga sa mura lang siya. Ayan, bukod sa mura lang siya, masarap lahat ng flavor nila. Lahat ng flavor ng ice cream is masarap talaga. Sa mga nakakaalam na or nakakatikim na ng ice cream, masarap talaga lahat ng flavor nila. Ayun nga, kung gusto nyo mag-apply ng ice cream, mag-inquire kayo sa email nila. Pwede nyo silang i-email sa inquire@ice.com.ph. Mag-email po kayo sa kanila, sa website nila, para malaman nyo kung may branch ba or may distributor ba sa area nyo. Kasi kami dito, may distributor na daw dito sa San Mateo. Ngayon, nag-inquire kami kung pwede kaming maging dito, magkaroon ng ice cream sa store namin, pero may distributor na daw dito sa San Mateo. Kaya yung ginawa namin is sa ano kami napunta? Sa Marikina. Ayan, sa distributor ng Marikina. Asan ba yung ano nila? Sa distributor kami ng Marikina napunta.
sila yung ano, nagde-deliver dito sa amin. Pag may order kami sa kanila, tinetext lang namin sila. Ayan. Ang ano, kung nasa Marikina area kayo, may ano sila, may email sila, icemarikina@gmail.com. Ayan. Ilalagay ko yung email nila. icemarikina@gmail.com yung email nila. Kung gusto nyo mag-inquire, kung gusto nyo, kung nasa Marikina area kayo, or malapit kayo dito sa amin, sa San Mateo, pwede kayo mag-inquire sa kanila. May number din sila dito. Hindi ko alam kung active pa to, pero ilalagay ko na lang din kung gusto nyo mag-inquire sa kanila. Tapos may telephone number din sila. Once na makapag-ano na kayo sa kanila, makapag-inquire, tapos magkakaroon kayo ng sarili nyong agent or yung makakausapin kayo, tapos mag-fill up kayo ng form, tapos pagkatapos nyo mag-fill up, isi-schedule kayo kung kailan kayo magkakaroon ng freezer. Kung ma-approve kayo, yan, bibigyan kayo nila ng freezer na ipapakita ko mamaya. Tapos may ano sila, may required na amount na ipo-purchase nyo or kasama doon sa freezer, yung ilalagay nyo doon sa freezer, required na amount na sa, ang una ka naming ano, yung una kaming nag-order, nasa 8,000 na ice cream na ice products yung pinurchase namin sa kanila nung una kaming nag-ano sa kanila, 8,000, ayan. Pero pwede nyo kausapin yung agent nyo kung magkano talaga yung ano nila, minimum nila na ipo-purchase nyo para magkaroon kayo ng ice cream sa inyong sari-sari store. Ayan nga, ito yung ano nila. Marikina branch kasi kami. Ayan, mga price list. Tapos meron kami nito, price list ng kanilang product. Ayan, ice product. Pero may mga nadagdag na dito ngayon. Ayan. Yun lamang po kung ang aking ano. Ito yung price list nila na binigay sa amin. Sa mga wala namang email, ayan, pwede po kayo mag-search sa Facebook, ayan, na i-search nyo yung ice cream sa Facebook nyo. May mga page na kung saang branch kayo mabibilong, kasi per area yan sila eh, by area yung ano nila, yung pag-distribute nila. Pwede kayo mag-inquire sa mga page nila, ayan, tas piliin nyo kung sino yung mag-ano sa inyo, magre-reply. Kasi may ano yan sila, may distributor per area na pwedeng kumausap sa inyo kung gusto nyo ba talagang mag-apply. Ayan, ilalagay ko din yung, ano ba yan, yung email nila. Ayan, madami nang nadagdag dito sa product list nila ngayon kasi matagal na to eh. And luma na nga to, ito yung dati nilang ano, matagal na to. Tas, pero yung ano, yung price, ganun pa din naman per box. Per box kasi yung price dito. Tas may retail price din sila. Tas ang susunod na video is, ipapakita ko yung ano namin dun. Yung freezer namin ng ice cream. Ayan, tsaka yung mga product nila. Tingnan natin. Wait, watch out, wait lang. Ito yung binigay na freezer sa amin ng ice cream. Yan, yan siya. Ganun siya kalaki. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung mga product ng ice cream. Ayan. Per box yung kuha namin sa kanila. Ito, itong, yan. Check natin. Ito, yung strawberry crispy. Yan, masarap to. Yung bintahan ng strawberry crispy is nasa 19. Nasa 19 yung bintahan nito. Yan, strawberry crispy, 19 po yung bintahan ng strawberry crispy. Yan. Yung mochi naman po, ito, may chocolate nito. Yan, chocolate, mochi, tsaka, chocolate, mochi, tsaka, ito, ano ba ito? Basta, ito, white yung isa, vanilla ba ito? Oo, vanilla. Chocolate tsaka vanilla. Yan. Yung bintahan nito is nasa 12 siya. Nasa 12 yun, ano niya. Ito naman, Coffee Crispy. Ayan, yung Coffee Crispy is nasa 16 dati yung bintahan nito. Ayan, nasa 16. 16 yung bintahan nito. 19 na siya ngayon, nagmahal na siya. Ito, may ice pop. Alam po 15 yung bintahan nitong ice pop. Ayan,
ice pop. Tatlong flavor to sa loob. Ito. Strawberry, melon, tsaka pineapple. Ayan, 2021 pa naman yung expiration niya. December. Tapos ito, milk melon. Ayan. Itong milk melon is nasa 15 na tayong bentahan namin ito. Ayan, nasa 15. Masarap din to. Melon flavored ice milk. Ano pa ba? Ito. Ito. Chocolate cup. Ayan, yung milk melon. Tapos ito, chocolate cup. Ayan, ito pa yung iba. Sweet corn. Ayan, nasa 15 to. Soon, i-ano natin. I-vlog natin kung ano yung pinakamasarap dito sa kanila. Tapos ito. Ayan. 25 yung bintahan nito. Ayan, 25. Tapos ito, ayan, nasa 130. Dalawang flavor na to. Avocado, strawberry, sundae. Ayan, no, dalawang flavor. Masarap din to. Ayan, ito lang yung pinakamalaki nilang ice cream. Itong dalawang flavors, strawberry tsaka avocado. Ito dito, ayan. 6-10 lang tong watermelon. 10 lang yan. Ito ding chocolate stick. Ayan, 10 pesos lang yung bintahan yan. Ayan, chocolate stick. Ito may mochi dito na natira. Alam ko may vanilla dito. Yung tisa 10 lang din. Ayan, milk pala. Ayan, ice milk. 10 pesos lang din to. Ano ba? Ito, 25. Yun lang yung product namin na nandito. Ayan. Corn. Yung sweet corn din. Hindi pa ba ako nabakita? Alam ko may ano pa ako dito. Ayan, may chocolate crispy pa na dala dito. Puro kasi ano. Ayan, chocolate crispy. Ayan, 20 yung bintahan yan. Mas mahal kasi siya. Tapos, ito. Bagong product nila ito. Ayan, binibenta namin 20, then yung SRP nito. Ayan. Yun lang yung mga flavor na meron kami. At yun lamang po ang mga share ko sa inyo kung paano mag-apply ng ice cream para sa inyong sari-sari store. Kung may tanong pa po kayo, ayan, comment down below. Ayan, comment lang po kayo sa comment section ng video na to. Kung may gusto pa kayong itanong sa akin or sasagutin ko po sa next vlog ko. Kung meron pa kayong tanong at may hindi kayo naintindihan, ayan, i-comment nyo lang po sa comment section at tatry ko pong sagutin sa next vlog ko. Maraming salamat po. Kamsahamnida. Ayan. Kamsahamnida po is thank you in Korean. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. God bless po sa inyo. Maraming salamat sa panunood sa akin. Bye-bye!